Ayun, alright mga padi. So, dito ulit tayo sa Paddy Works. So, ito yung mga ginagawa natin ngayong araw, no. Meron tayong Lancer Sidia 4G18. Yan, palit po ng pangilalim. Yan, palit tayo ng kanyang rack end, tie rod, steering boot. Yan. Tapos palit tayo ng stabilizer, clamp bushing. Yan, sabog na yun sa kanya. Tapos ito, yung kanyang lower arm. Papalitan na rin natin. You know, punit na yung big bushing ng kanyang arm. So papalitan na natin ang buong arm kasi hindi na rin maganda yung iba, lalo na dun sa kabila. Biyak na yung goma eh. Ayun, dito pala yung ating isang tropa na sa ilalim, no? Yan, itong isa oh. Yan, laglag na. Yan. Ito yung kaputol. Basag na. Hindi rin maganda yung ibang ano niya, bushing. Yan. Sabay natin yung kanyang steering boot din. Punit na rin yung steering boot. Tapos ito, meron tayong isang Lancer itlog na yan, papalitan natin yung timing belt. Dahil ito ay tambak na sasakyan. So, papalitan natin yung timing belt niya. And then, yan, problema namin ngayon, yan, yung mga wheel stud. Dahil nga natambak siya, hindi namin mabaklas ngayon. So, kailangan namin weldingan ngayon yan para matanggal. So, ito medyo pahirap sa amin. Eh. Alright. Tapos ito, ito yung ating overhaul. So, ayan, nililinis na yung head niya. Ito yung matagal actually sa pag-overhaul ng makina. Madali lang yung procedure ng pag-overhaul. Ang mahirap lang po yung paglilinis talaga. Pagtanggal ng lahat ng mga oil sludge, yung mga sunog na langis. Ayan. So ito na yung head na ngayon, linis na. Diba, binubusisi lang ho namin maigi. Lahat ng pyesa niya nililinis na maigi. Bago ikabit, pati intake manifold, nililinis na rin po namin yan. Ayan. Tapos ito rin yung isa nating Lancer. Problema nito, idle issue. So sira yung kanyang servo. At ito makikita nyo, ito yung ginawang pinaka idle up nya. So vacuum type, no. Yan. Yung mga old school na gawa. Yan, papalit natin ngayon ito ng servo. Tapos yung kanyang aircon. Yan, may leak din yung aircon nya dun sa tubo, no. Ito. Ito yung kanyang evaporator. I-upgrade na rin natin ng serpentine type na maganda. Ayan. Ito kasi local pa ito eh. So hindi talaga magpo-produce ng magandang lamig, no? Ayan. Kasi ito yung hose nya. No, leaking na yung mga hose nya po. Papalitan din natin yan. Ayan. Okay. Pati dryer nya. Lahat. Sorry, process din. Ayun. So dito naman tayo sa isang Sidia natin, no? Ito rin. Aircon reprocess din gagawin natin dito. Dahil nawalan din ng aircon, so upon checking, may leak din sa kanyang hose. Ayun. Tapos may gagawin din tayo. PMS din ito dahil lady owner, itong lady owned, itong Sidia natin. So may mga gusto niya, yung maayos na maayos talaga. At may history ito ng stalling, yung tumitirik, no? So mag-check tayo sa lahat. And then unahin muna natin din yung aircon niya. Dahil na nawala na yung aircon, so na-check namin nandun yung problema sa hose nya, no? So ito yung hose nung sa Sidia. Yan, ikutin mo nga be. Yan, no? Sumingaw na rin dun sa fittings, umiikot na yung fittings na yan. So papagawa rin tayo ng bagong hose. Yan. Yan, kabilaan, no? Umiikot, oh. Yan pa isa, oh. So sisingaw talaga ang free yun pag ganyan, pag umiikot na yung mga fittings natin, no? Alright. As ito, meron tayo H100 aircon din. Problema din, ano? Hose din, discharge hose, singaw. Tapos yun, yung SIR, idle issue, may problema sa ICB. Ayan, nagawa na ni Paddy. Tapos na, pauwi na, paalis na yan. Servo? Ayan. Ito naman isang itlog. May problema sa wiring ng aircon and papalitan din namin yung servo. Sira na talaga yung servo nito. Nung karan, okay pa eh. Pero wala na talaga. Natuluyan na. Bumigay na.
Alright. Tapos meron pa doon, isang Lancer itlog. Tapos ito pa, isang Lancer itlog din. So puro itlog tayo ngayong araw. Issue din ito, idle issue din. Pag mainit na, eh, pumapalag-palag na yung makina, no? Tapos namamatay. Ayan, so ngayon, ito ang mga hanapin natin ang problema nito mga sasakyan na ito. Alright.